Hello mga kapatid, kasama ko ngayon 5 years? Yes, Father. Exactly 5 years? More than 5 years po. Si Pastor, pakilala ka muna, Pastora. Hi, I'm Pastora Marilu. Pastora Marilu, apelido mo? Lamanilaw. So, si Pastor, Pastora, 5 years, more than 5 years mga kapatid, naging pastor sa Altar of Worship. So, sino ba nagtatag dito ang Altar of Worship? Pastor din yung, so, taga saan? Sa Agusan ang sa inyo? Loreto. Sa Loreto? So, Angelus po muna. Patapusin muna natin yung Angelus, no? Angelus muna tayo. Santa Maria, inan ka sa Diyos, yan po mo kami makasasala, pero sa oras sa mong kamatayon. Amen. Umipuyo, uban ka na to. Santa Maria, inan ka sa Diyos, yan po mo kaming makasasala, karon sa oras sa mong kamatayon. Amen. Parmay mo kaming tako sa masaad ni Kristo. Okay. So tapos na tayo sa Angelus, no? So kailan ba ito na itayo yung Altar of Worship na simbahan? Hindi mo alam. Pero bago pa lang yan, simbahan. So ngayon mga kapatid, 100% na daw siya na babalik sa simbahan. Lagi na siyang nag-attend ng misa. Simulang, ilang araw kayo dito? Kami pwede? More than 2 weeks. More than 2 weeks. So ngayon ay nag-design na siya na babalik sa simbahan. Ay by birth, katoliko po siya. At ilan kayong mga pastor ngayon sa Altar of Worship? Doon sa lugar ninyo? Marami pastor. Marami kayong, marami kayong pastor. So, ano ba yung dahilan bakit bumalik ka sa simbahan? Nang katoliko. Sa katoliko. Nakatikais ka ni Brother Jando, no? So, marami kang tanong ni Brother Jando. Musta man, nasagot ba niya? Na-satisfy ka sa sagot niya? Yes, malinawan ako pa. So, ano ba yung rason na bumalik ka sa simbahan dahil sa katotohanan? Nalinawan ka? Through katekisa. Ano ba yung isa sa mga nakapamulat sa iyong isipan? Pastora, anong palayaw mo? Marilu. Marilu. Pastora Marilu. Pero ngayon, hindi na siya pastora. Alam na ba ito sa mga kasamahan mo? Ngayon lang? Hindi pa. So, ano ba yung nakapagbukas sa iyong isipan? Pag-decide ka 100% na babalik sa simbahan? Naintindihan ko na ang Catholic is, Catholic talaga ang origin of the start. So siya lang ang may direct connection.
No? During sa catechism yan ni Brother John Do. Mm-hmm. Wala nang ibang simbahan eh na makabalik panahon sa mga apostol. So, yan ang isa sa mga isa sa ano pa yung mga nakapabukas sa isipan mo? Na ang pari lang ang ano, ang i-appoint ng God para mag-ano, mag-lead ng simbahan. Sa simbahan. Ilang oras kayo nag-catechize with Brother John Do? Matagal yun, marami akong tanong. Marami kang tanong sa kanya. Yes. At nasagot naman lahat. Satisfied ka sa mga sagot ni Brother John. Yes, Brother. So anong mensahe mo sa mga nanood natin ngayon? Na nandyan pa sila sa simbahan, pero akala nila ito ay galing ni Kristo, tatag kay Kristo, pero hindi pala. No? Ano mensahe mo, Pastora yes. Marilu? Magbalik na tayo sa Catholic dahil ito naman talaga ang ang tawag dyan. Original? Yes. Mm-hmm. Wala nang iba. No? Mm-hmm. So, sinong ang nag- ordain mo bilang pastora? Yung pastor po namin. Ah, so hindi lang natin mention yung pangalan ng pastor. So, yung pastor ninyo, marami ba kayong na-ordinahan? Yung kabats yes, mo? Marami. Ilan kayo? Mga 20. So, meron ka lang din na lang, ano ngayon, simbahan? Meron. Ilang membro? Maliit lang kami kasi ano, nasa sityo lang kasi kami. Sityo. Yes. Pero ilang family member, family 10 families. Households. Yes. 10 families. Yan ang mga membro ng yes. Altar of Worship sa sityo mo. Okay. So, marami pala. 10 pamilya, member mo. So, ngayon ko ano kaya ang masasabi nila na ngayon ay bumalik ka na sa simbahan. Akala mo yung Altar of Worship nung una, yun talaga ang simbahan na tunay. Kala ko, ano, pareho lang naman. Diyos lang naman ang sinasamba. So, yun ang nasa likod ng isipan yes. mo. Na pwede lang ako mag-transfer ng simbahan. Parehong Panginoon naman lang yun, no? So, walang kaibahan. Pero ngayon, after catechism, anong masasabi mo? Naintindihan mo na. Katulik yung talaga. Ano? Malaki din ang kaibahan. Yes. No? Dahil, opinion lang ang sa kanila eh. At sa atin is official statement ng ating inang simbahan. So, yan ang mga magandang balita natin. Si Pastora Marilu Pilido, Pastora? Lamanilaw po. Lamanilaw. So, bumalik na sa simbahan dahil naliwanagan na siya. At kasama mo yung, pero yung anak mo ay hindi na converted mo. O, Catholic ba yung anak mo? Dahil hindi pa nabinyagan hanggang ngayon, di ba? Ilang bata ninyo? Anim. So, silang anim hindi pa nabinyagan? Hindi po. So, mas mabuti na sa pag-uwi ninyo dun sa parokya ninyo, lapitan niyo yung pari para kayong dalawa din makareceive ng Sacrament of Matrimony. At makareceive din sila lahat ng Sacrament of Baptism dun sa parokya. Anong parokya dun sa Agusan? Sakop kayo? San Roque ba yun? San Roque. Saan sa San Roque? Saan sa Agusan? Loreto. Sa Loreto. Oh. So yan, lapit kayo. Pag-uwi ninyo sa parokya ninyo, puntahan nyo yung pari para formally nakatanggap ka naman ng sacrament, hindi ka naman binyagan uli dahil valid naman yung bautismo sa pagkabata mo bilang Katoliko. So, nakatanggap ka na din ng Sacrament of Confession, yes. Di ba? Ang Catechism. So, ngayon is Profession of Faith. Depende sa Paris Priest, ano, ang pa-undergo bago ka maging ganap na Katoliko, no? Sa pamagitan ng pagbinyag. So, buong pamilya, yung asawa mo ay member ba sa Altar of Worship? Mm-hmm. Yung husband mo? Yes. Whole family kayo. Whole family pala? Yes. Babalik sa simbahan. So, ngayon ko nalaman mga patid, anim na mga anak, walo sila lahat? Opo. Babalik sa simbahan. So, ngayon mga patid, buong pamilya pala
La Malilao family sa Loreto, Agusan del Sur. Agusan del Sur? Yes. Di ba bago lang ako pumunta doon? Malayo kami pa doon. Malayo kami? Nasa bukid kami. Ah, nasa bukid. So mga kapatid ha, hindi lang pala akala ko si Pastora lang ang bumalik. Akala ko Katoliko yung... So active kayo buong pamilya sa yes. Altar Worship, di Pastora kayo. Yung mga anak ko, anong song leader? Ah, song leader. So, grabe. Ang biyaya ng Diyos. Akala ko siya lang ang babalik. Buong pamilya pala. So, wala pang binyag. Just imagine, importante yung binyag. Kahit si Kristo walang kasalanan, nagpabinyag nga eh. Nagpabautismo nga eh. Ano lang sa amin, Father, yung ano, bautismo? Yung ano? Yung nasa ano? Sapa. Nasa sapa. Sa ilog, no, yung bautismo. So, ang bautismo may tatlong paraan. Una, pouring, sprinkling, and immersion. So, yung immersion, para to yun sa adult. Yung pouring at sprinkling, para yan sa mga bata. Pwede sa mga bata, pwede din sa mga malaki. Yung panahon ni St. Peter, possible, pouring yun. 3,000 yun eh. Mm. Paano yun i-immerse 3,000 sa isang araw, nagbinyag sila. So possible it is a sprinkling. No? I baptize you in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. No? Dahil ang daming mga tao. So totoong paraan sa apostolic time, ang paraan ng binyag. Sprinkling, pouring, and then immersion. So maraming salamat. Isa po yung milagro mga kapatid. No? Dahil buong pamilya pala. No? La Manilao family. Pastora yung nanay nila at song leaders yung mga anak mo, song leader yung mga maganda palang ano, mga may talent sa pagkanta, talented pa yung mga anak niya, no? So grabe mga kapatid, magandang balita po ito, maraming nasiyahan, ang pinaka nasiyahan nito ang Panginoon, dahil sabi niya may tupa pa ako na hindi sakop sa turil na ito. Kukunin ko sila upang maging isang kawan. Under one shepherd. And the one shepherd is Jesus Christ entrusted to Peter. Alagaan mo yung tupa ko. Kaya nga, sa St. Peter, pinaka-importanting persona sa simbahan natin. Amen? So, wala ka nang idadagdag, Pastora? Wala na pa. So, maraming salamat. Mahiyain, no? So, salamat, Pastora, at yan po ang magandang balita ko sa inyo. Praise the Lord. So, marami nag-comment sa atin. Amen. No? Si Sister Gladys, no? Amen. So, alasayos na, may misa pa ako sa Tubigon, mga kapatid. No? Condolence ni Father Tata Kabangbang dahil namatay yung kanyang tatay doong isang araw. At magdadaos tayo ng week mass. So, salamat, Sister. Pastora. Pastora Marilu La Manilao. Salamat sa Diyos. Thank you. God bless.